mahal. At sa pagkakataong ito, mga namahal, tayo pong lahat ay tumayo, mga namahal. Praise God, tayo po'y dadako na sa huling bahagi ng ating balagawain, ang pinakamalang bahagi ng ating balagawain, mga namahal. Ang ating pakikinig ng banal na salita ng ating pinamalapay noon, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. At ito po ay dadalhin po sa atin ng ating beloved ordained preacher, Edwin Monte. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. God bless you po ating mga kapatid. Badem may kuntalan. Hallelujah. Praise God. Maminamahal, tayo po lang manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kapagpala po namin, mahal na pinisus, o Diyos, mahal na pinisumos, magtumalan po narito kami, o Diyos, kami po ay nagsasumamo sa iyo, malapin noon. Kahabagan mo kami, malapin noon. Saan kami nagkulang sa iyo, malapin noon. Hallelujah, malapin noon. Hallelujah, sa gana ko lang magagawa, malapin ikaw maglagay na makataga sa aking mga labi, o Diyos, sa unat dalangin na ay puminamahal, ginagala. Amin, malapastor, malapin noon. Langis sa mga salita mo, malapin noon. Hallelujah. At sa pangalan mo, o Diyos, amin sinasaway ang lahat ng demonyo na pag-alinlangan, them to believe and doubt cast out in the name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Everyone say, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamalapin ng maminamahal. At bago lahat, maminamahal, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating pinakamamalapin on. Hallelujah. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Purihin na malapay noon, and also the beloved children. Sa lahat po na ating minamahal ng mga patiran, ating mga webcast viewer, sa aking mga kapong gagawa, kapong mangaral, and also my beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, ating buksan ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo sa 1 John chapter 2, verse 17. The first epistle of John chapter 2, verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Ang unang surat ni Juan, kabanatang 2, talatang 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pitan yaon. Na dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen. Praise God. And the word passeth away, and the last thereof. But he that doeth the will of God abided forever. Mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, ang sanlibutan ay lumilipas, at sa masamang pitan niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Everyone say, praise the Lord. Kaya kung titingnan po natin yung talatang ito, mga minamahal, mas maganda po na tayo po ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. Oh. Kaya sabi rito, huwag natin ibigin ang sanlibutan. 1 John chapter 2, verse 15, atin munang basahin, mga minamahal. The first epistle of John chapter 2, verse 15. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Amen. Unang Juan, kapitulo 2, ang talatay 15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Di ang mga bagay na nasa sanglibutan, kung ang sino man umiibig sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. So, sabi rito, mga minamahal ko, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Mga minamahal. So, anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Anong ibig sabihin ng hindi natin dapat ibigin ang sanglibutan, mga minamahal? Una, dapat muna natin maintindihan ano ang sanlibutan? Ano ang tinutukoy dito, mga kapatid? Nasabi dito, kung titignan natin, inibig ng Diyos ang sanlibutan, ang tinutukoy dito, mga minamahal ko, ay ang mga tao, mga minamahal. So dapat muna natin malaman ano yung tinutukoy rito, mga minamahal.
Sa Biblia, mga minamahal, inibig ng Diyos ang sanlibutan. So ang tinutukoy dito, una, ay ang tao, mga minamahal. Ang mga tao tinutukoy dito, mga minamahal ko, na inibig ng Diyos ang sanlibutan. 1 John chapter 4, verse 9. 1 Epistle of John chapter 4, verse 9. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Amen. Ang unang sulat ni Juan, kabatang 4, talatang 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Amen. So, yung tinutukoy dito, mga minamahal ko, ay ang mga tao, mga minamahal, na inibig ng mahal na Panginoon ng sanlibutan, isinugo niya ang Kanyang bugtong na anak. Bilang Diyos, mga minamahal ko, siya nagkatawang tao. Ibigin, mga minamahal, tayo. Sapagat, kung hindi isusugo o hindi bibigay ng mahal na Panginoon ng Kanyang sarili sa atin, mga minamahal, ang sanlibutan, ang mga tao'y mapapahamak. Everybody say, praise the Lord. Wala na tayo ngayon, mga minamahal. Noong nagkasala tayo, dapat wala na tayo. Pero ang ginawa ng malapay noon, minahal lang tao ang sanlibutan. Sino po yan? Tinutukoy dito. Tayo po, mga minamahal, na mga tao. Everybody say, praise the Lord. Pangalawa, so sabi rito sa Biblia, ang salitang sanlibutan ay maaring tumutukoy sa mundo at sa physical na sangnilikha, mga minamahal ko. Tinutukoy ang sanlibutan ito, itong kinilalagyan natin, mga minamahal ko, na nilikha ng mahal na Panginoon. Na kung tinitingnan natin, mga minamahal ko, talagang napakagandang pagkalikha ng mahal na Panginoon sa mundong ito. Kompleto, mga minamahal. Hallelujah. At makikita natin talaga ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Eba si praise the Lord. Napakaganda nilang ng mahal na Panginoon ang daigdig nito. Ngunit, ang tao lamang, mga minamahal ko, ang sumisira sa nilikha ng ating dakilang Diyos. At ibuksan ang Hebrews chapter 1, verse 2. The Apostle Paul to the Hebrews chapter 1, verse 2, had in these last days spoken unto us by His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. Amen. Amen. Mga Hebreo, Kapitulo 1, talata ay 2, ay nagsalita sa atin sa manguling araw na ito sa pamamagitan ng Kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Amen. Amen. Sa pamamagitan niya, ginawa ang sanlibutan. Mga minamahal ko, una, ang tinutukoy, ang sanlibutan, inibig ng Diyos ito mga tao. Pangalawa, ang sanlibutan ay tumutukoy sa nilikha ng ating dakilang Diyos, itong kinilalagyan nating mundo. At ang pangatlo, mga minamahal ko, ito ang sinasabi ng Biblia, huwag natin ibigin ang sanlibutan. Ito po ang, mga minamahal ko, ang sistema ng pamumuhay ng tao sa mundo na laging naglalabas sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi kalooban ng Diyos, mga minamahal ko. Ano ang sanlibutan ito na sinasabi ng Biblia? 1 John chapter 2, verse 15 and 16. Kailan po? The first epistle of John chapter 2, verse 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Amen. Ang unang sulat ni Juan, kabatang 2, talatang 15 hanggang 16. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niyang mga bagay na ang sa sanlibutan. Kung sino man umibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat lahat na sa sanlibutan ay ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Amen. Lahat ng ito ay mula sa sanlibutan, mga minamahal ko, na hindi nagbumula sa ating dakilang Diyos. Yung masamang pita ng laman, mga minamahal ko. So,
masamang pita na laman. Ito po yung karnal, mga minamahal ko. Last of the flesh, mga minamahal ko. Lahat ng gusto ng laman, anong gusto ng laman, mga minamahal ko? Ang kalayaman, ang kasalanan, ang bisyo, yan ang gusto ng laman. Oh. Na ito'y pinailag tayo ng malapay noon, na iwanan at huwag mahalin ang mga bagay nito. Last of the eye, mga minamahal. Ito'y mga panoorin nga, walang kabuluhan, mga minamahal ko. Mga malaswang panoorin, mga minamahal ko. Mga bagay na tayo'y mapapahamak. Ito po, mga minamahal. Kapalaluan sa buhay. Ito yung gustong maabot ng taon lahat at makamtan ang lahat ng kayamanan sa mundong ito hanggang sa mapahamak ang kanilang kaluluwa, mga minamahal ko. Yan po, lahat ng ito'y hindi nagmumula sa ating dakilang Diyos, kundi ito'y sa sanglibutan lang, mga minamahal ko. So bakit pinagbabawal sa atin na ibigin ang sanglibutan bilang isang tunay na Kristiyano? Paano mo ibigin ang sanglibutan? Ang tinutukoy dito ng Biblia ay masamang sistema sa mundo. Mga minamahal ko, tandaan natin, si Satanas ang Diyos ng sanglibutan ito. Mga minamahal ko. Kung makikita natin, mapapansin natin sa Biblia, mga minamahal ko, maliit na letter D, mga minamahal ko. Small D, mga minamahal ko. Siyang Diyos ng sanglibutan ito. Ang tinutukoy sa libutan ito, ito ang, mga minamahal ko, ay ang kasalanan. At siyang may-ari ng masamang sistema ng sanlibutan na kumakalaban sa Diyos. Bakit kumakalaban sa Diyos? Dahil ang kanilang ginagawa ay hindi kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Pag hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, kumakalaban ka sa Diyos, mga minamahal. Sinasalungat mo ang kagustuhan ng Diyos. Pag gumagawa ka ng kasalanan, kumakalaban ka sa Diyos. Dahil hindi yon ang gusto ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya bilang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal ko, tayo inalis na malapay noon sa gawain makasanlibutan. Everybody say, praise the Lord! Mula nung tinanggap natin ang Ebanghelyo na ipinangaral ng ating dearly beloved na po, Pastor Evangelist Wilt Estrada Almeda, tayo po ay pinalaya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kaya kung binabalikan mo pa yan, nakipag-compromise ka pa sa gawain makasanlibutan, ikaw na rin ang kumakalaban sa Diyos. Sabi ng Biblia. Sino ang makumakalaban sa Diyos na ito, mga minamahal ko? Ito po yung mga binulag ng Diyos ng sanlibutan. Binulag sila. Na kahit alam nilang masama, ikinagawa pa rin nila. Mga minamahal, sila'y binulag. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. In whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Amen. Ang kalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kapitulo 4, talata 4, na binulag ng Diyos, maliit na di. Diyos ng sanglibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. And whom the God of this world had blinded the mind of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, mga minamahal ko. Hallelujah. Anong ginawa ng Diyos ng sanlibutan? Binulag ang mga tao upang hindi sila sumampalataya sa Diyos at di dumating sa kanila ang Ebanghelyo ng Mahalang Panginoon. Mga minamahal, nung araw kabilang tayo dyan sa mga bulag na yan, mga minamahal ko, bagamat, mga minamahal ko, na nakikita natin na mali ang mga bagay ginagawa pa rin natin nung araw. Noon tayo bulag sa katotohanan, akala natin ang Diyos, mga minamahal ko, ay bato at simento, mga minamahal ko. Tayo bulag sa katotohanan. Subalit nung nakilala natin, lubusan ang ating dakilang Diyos, tayo pinagpala, pinalaya ng Diyos, mga minamahal. Nabuksan ang ating isipan, nalaman natin ang katotohanan, nalaman natin ang kabutihan ng Diyos, nalaman natin na merong totoong Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Ang Diyos pala ay hindi bato simento, ang Diyos pala ay Espiritu, tumutuguan ang panalangin, mga minamahal. Nagbabago ng buhay ng tao. Hallelujah.
at dumating sa atin ang ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal ko. Yan sabi rito, ano masamang sistema ng sanlibutan na sinusulong ng Diablo? Gaya na sinabi ng Biblia, ang sistema ng sinusulong ni Satanas sa sanlibutan, ang mga pita ng laman, pita ng mata, mga minamahal, karangyaan sa buhay na dahilan ng pagmamataas ng tao. Yan, mga minamahal ko. Walang inisip ang tao kundi makamta ng lahat ng bagay, magkaroon ng kapangyarihan at maging mataas upang sila nakalalamang sa kanilang kapwa. Mga minamahal. O, yan ang ginagawa ng kaaway. Ang lahat ng kasalanan, ang inggit, mga minamahal ko, ito mga bagay na sinusulong ng Diablo, mga minamahal. No? Kaya dahil sa inggit, mga minamahal ko, sa Biblia, sa unang panahon, mga minamahal ko, sa Old Testament, ang unang pagkakasala ng pagpatay ng tao ay nagmula sa inggit, mga minamahal. Ang magkapatid na si Abel at si Cain. Si Cain ay pinatay niya kanyang kapatid na si Abel dahil sa inggit. Doon nagsimula ang unang kasalanan ng pagpatay ng tao, mga minamahal. Ang pinagmulan niyan ay inggit sa kanyang kapatid. Everyone say, praise the Lord. Kaya mahirap yung meron ka espiritong ganito, mga minamahal. Hallelujah. At salamat sa mga lapay nung tayo po'y pinalaya na dyan, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. At kung meron pa kayo niyan, napakadelikado niyan, mga minamahal ko, ipanalangin sa mga lapay nung na yan ay lumayas na sa inyo at wala, maalis na yan. Yung espiritu na inggit, mga minamahal, ikapapahamak yan ng isang mananampalataya, mga minamahal ko. Kahit hindi mananampalataya, mga minamahal ko, oh, pag meron kang ganitong ugali ng inggit, mga minamahal, ikapapahamak mo yan. Sapagkat yan, mga minamahal ko, ay nakita na noon pa man. Oh, sa Old Testament, nakita na yan ang naging bunga. Ay ang pagkapahamak, mga minamahal. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, ano pa? Pagmamataas at marami pang iba na nagmula sa masamang sistema ng mga nabanggit sa Biblia, mga minamahal ko. Lahat ng ito, mga minamahal ko, ay pawang kasalanan na isinusulong ng kaaway, mga minamahal. Oh, kaya tayo, pinag-iingat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya tayo pong mga mananampalataya, ay huwag tayo magtaka kung bakit tayo kinapuotan ng mga makasanlibutan. Bakit, mga minamahal ko? Ay nung tayo, nagmula nung tayo maging Kristiyano, mga minamahal, praise God, nung tinanggap natin ang mahal na Panginoon, tinanggap natin, mga minamahal ko, ang panibagong buhay natin. Everybody say, praise the Lord. Anong panibagong buhay nito? Ang buhay nito, mga minamahal ko, na hinango sa kasalanan at dinala sa kaliwanagan na mula sa makasanlibutang bagay, mga minamahal, tayo inalis sa mahal na Panginoon at dinala sa kaliwanagan, mga minamahal, inalis na sa atin yung kasalanan at gawain makasanlibutan at nung inalis sa atin yan, napuot sa atin ang mga hindi mananampalataya, ang makaibigan natin, iniwan na natin, o yung makasugalan nyo ng araw, makainuman, kachismisan, mga minamahal ko, mga barkadang masasama, iniwan yan, mga minamahal. Nung iniwan na yan, andyan na. Inuusig na ang ilan, inuusig na tayo, mga minamahal. Sapagkat iniwan na natin ang gawaing makasanlibutan. Everybody say, praise the Lord. Numakilala natin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong magtaka kung bakit inuusig kayo, mga minamahal. O ino nung araw, usong-uso, sunod na sunod ka sa uso, mga minamahal ko, nung iiwan mo na yan. O nandyan po, pinag-uusig ka, mga minamahal. O sinasabi, wala ka na sa uso. O, hindi bali na, mga minamahal ko. Basta makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Yan po, sabi ng Biblia. Darating ang panahon na tayo kapupuutan nila sapagkat tayo'y hindi na tagasanlibutan. John chapter 15, verse 19. The Gospel according to St. John chapter 15, verse 19. If you were of the world would love his own. But because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you. Amen.
Ang Ebanghelyo ayon kay Juan, kabatang 15, talatang 19. Kung kayo taga-sanlibutan, ay ibigin ng sanlibutan ang kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga-sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan, kayo napupot sa inyo ang sanlibutan. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. If you were of the word, that word would love his own. So, sabi ng Biblia. Kung kayo'y taga-sanlibutan, ay ibigin ninyo ang sanlibutan at ang kanyang sarili. Pero hindi na tayo taga-sanlibutan, mga minamahal ko. Everybody say, praise the Lord. So, tayo po ay mga estranghero na. Manlalakbay na lamang dito sa mundo. Anytime, pupunta na tayo doon sa at mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So, pupunta na tayo sa tunay na tahanan natin. Hindi rito. Tayo po ay pansamantala lang dito. Mga minamahal ko, darating ang panahon, tayo ay pupunta doon sa pangako ng Diyos na yun ang tunay na tahanan natin, mga minamahal. Hallelujah. Kaya nga po, tayo po inihanda ng malapay noon. Nililinis tayo ng malapay noon. Tinuturuan tayo ng malapay noon. Hallelujah. Para tayo po maging karapat-dapat na makapasok doon po sa kanyang pangako, mga minamahal. Yan sabi ng Biblia, kung ikaw ay makasanlibutan, ibigay mo yung gawa dito, mga minamahal. O nung araw, ganun tayo. Nung tayo makasanlibutan pa, inibig natin mga gawain sa sanlibutan ito, mga minamahal. Pero dahil hindi na po tayo taga rito, mga minamahal, hindi na natin iibigin ang sanlibutan. Ito yung gawain makasanlibutan. Ito yung kasalanan. Ito yung kalayawan ng mundo. Eba, sir, praise the Lord. Iiwan mo na yan, mga minamahal. Kaya sabi nito, sapagkat kayo hindi na taga-sanlibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanlibutan. Hindi tayo taga-sanlibutan, kundi tayo pinili. Eba, sir, praise the Lord. Pinili tayo na malapay noon. Sa sanlibutan ito, mga minamahal ko, mapalad tayo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos upang hanguin sa gawaing makasanlibutan. Sa kasalanan, hinango tayo ng malapay noon. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, kayo'y kapuputan ng sanlibutan, mga minamahal ko. Hindi nila mapag-unawaan ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Bakit? Sapagkat hindi na nga tayo sang-ayon sa kanila mga ginagawa, iniwan na natin sila. Everyone say, praise the Lord. Kaya nung ginagawa ng kaaway, nung iniwan natin sa limutan, patuloy ang gawa ng kaaway ng tao ay pinababalik, mga minamahal ko. Iniinggan yung bumalik sa sanlibutan. Nakita ng kaaway, hallelujah na tayo, hinango na ng malapay noon. Nakita ng kaaway tayo, pupunta ng langit. Anong gusto ng Diablo, mga minamahal? Ayaw niya yun. Kaya anong ginawa niya, mga minamahal ko? Galit ang kaaway. 2 Peter chapter 5, verse 8, kailin po. First Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil is a roaring lion, walk it out, seek it home, he may devour. Yes. Amen. Unang Pedro kapitulo 5, talatay 8, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng leong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Amen. Amen. Praise God. Ano ang ginawa ng kaaway, mga minamahal? Nung sinabi ng Biblia na iniwan na natin ang sanlibutan, mga minamahal, iniwan na natin ang gawain makasanlibutan, hallelujah, anong ginawa ng kaaway? Hallelujah. Mga minamahal, ang kaaway galit na galit, sabi ng Biblia, katulad siya ng leon na umuungal, mga minamahal. Galit na galit, mga minamahal. Ano ginagawa niya? Day and night, gising yan. Nagaanap siya ng ano? Ng kanyang mabibiktima. Ng kanyang masisilo, mga minamahal ko. Ng kanyang
mahatak pabalik sa sanlibutan. Ano ginagawa niya? Lahat ng bagay. Ang sanlibutan, makita natin ngayon, mga material na bagay, mainganyo mga tao, ang mga Kristiyano, mga minamahal. Habulin nila yung mga material na bagay, makita natin ang mga nandyan po, ang kasalanan sa paligid natin, mga minamahal ko, ipakita sa iyo na parang napakasarap ng buhay nila, napakasaya ng buhay nila. Totoo yan, mga minamahal. Ang buhay nila'y pansamantalang kasiyahan at kagalakan kasiyahan doon. Pero pagkatapos noon, ang naghintay sa kanila ang kapahamakan. Inganyo ng mga tao. Sabi ng Biblia, binulag pa ng sanlibutan, ng Diyos ng sanlibutan, ng Diablo ang mga tao para hindi dumating sa kanila ang ebanghelyo ng malapay noon. Yan ang ginagawa ng kaaway. Lahat ang parang gagawin niya, hatakin ng mga tao, ipahamak, mga minamahal. Hallelujah! Ngunit salamat sa Diyos, mga minamahal ko, nakita natin ang pamamaraan ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah! At ang pamamaraan ng Diyos upang tayo magtagumpay, mga minamahal. Hallelujah! Pinagpala tayo ng malapay. Bakit? Lahat itinuro sa atin ng ating dearly beloved Norbo, Pastor Banjis, Minister Dalmeda, upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay nito. At base po sa Biblia, based on the Bible, itinuro sa atin lahat ng ito ay mapagtatagumpayan natin sa tulong ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Kaya ano sabi ng Biblia? Ituloy natin ang basa sa 9. 1 Peter chapter 5, verse 9. 1 Peter chapter 5, verse 9. Whom resist is steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Amen. Ang unang sulat ni Pedro, kabatang 5, talatang 9. Na siya ang labanan ninyong matatag sa inyong pananampataya, yamang inyong nalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. Amen. Praise God. Whom resist is steadfast in the faith, mga minamahal ko. Hallelujah. Ano sabi ng Biblia? Labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Sundan doon po, mga minamahal ko. Meron tayong pakikipagbaka sa sanglibutan, sa kaaway ng Diyos, mga minamahal. Sa Diablo, mga minamahal. Meron tayong pakikipagbaka sa kasalanan, mga minamahal. Hindi ka madadaig, hindi ka talunan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, dadaigin mo ito ng iyong matatag na pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. Paano ko nanghihinang yung pananampalataya? Ano panlalaban mo, mga minamahal? Paano lalakas ang pananampalataya mo kung hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos? Kulang ka sa pakinig ng salita ng malapay nun. Kulang ka sa pakipag-ugnayan sa malapay nun. Hindi ka kandaman ng presensya ng malapay nun. Paano ka maging matatag, mga minamahal ko? Paano, mga minamahal? Ano yung panlalaban mo? Sabi ng Biblia, labanan natin matatag na pananampalataya. Everyone say, praise the Lord. Kaya nga sa ating, sabi nga na ating dearly beloved Norbo Pastor, Banjis Will Estrada Almeda, kapag ikay mananampalataya, kapag nakita ng kaaway na lululupay-lupay-pay katangihina ka, itatabi ka muna niyan. Kasi konting pitik na lang yan eh. Ang gagawin ng kaaway, mga minamahal, yung malalakas, susubukan niyang itumbay ito. Pero habang ikay nagpapahalaga sa pananampalataya mo, sa paglilingkod mo sa malapay noon, sabi ng ating dearly beloved Norbo Pastor, hindi magtagumpay ang kaaway, mga minamahal, sa'yo. Everyone say, praise the Lord. Kaya sabi nito, labanan natin ng inyong matatag na pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagalab sa inyong mga kapatid na nakasanlibutan. Na lahat naman ito ay nakakaranas ng pakikipagbaka. Mga minamahal ko, naranasan po natin lahat yan, mga minamahal ko. Kaya sabi rito, kailangan matatag ang ating pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Hindi basta matinag, mga minamahal. Hindi basta atras. Patuloy ang paglilingkod sa malapay noon. Hallelujah. At tandaan po natin, mga minamahal. Hallelujah. Ang mahalapay noon din ang tutulong sa atin na tayo'y pasasakdalin at
magiging matibay at palalakasin tayo ng ating dakilang Diyos. Basahin po natin, mga minamahal, ang ituloy po natin ang basa sa GIS, 1 Peter chapter 5, verse 9. 1 Peter chapter 5, verse 10. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Amen. Unang Pedro Kapitulo 5, talata po ay Jesus, at ang Diyos na buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Amen. Anong sabi ng Biblia? But God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that you have suffered a while, konting panahon lang pala yung paghihirap natin, mga minamahal. Everyone say praise the Lord. Yung pagsubok na nasa natin, hindi magtatagal. Mga minamahal, konting panahon lang yan. Everyone say praise the Lord. At pagkatapos niya, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, na tayo nakapagtiis at nanatili sa paglilingkod sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, mga minamahal, pag-uusig at persecution, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, tayo po ay magiging sakdal. Ang mahal pa noon din ang magpapasakdal sa atin, mga minamahal. Magiging matatag at magiging malakas. Ever say praise the Lord. Ang kailangan lamang natin ay manatili sa paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal pa noon. Hallelujah. Kaya sabi ng huling talata, mga minamahal, hallelujah. Praise God, kung tayo minsan ay nagkulang, nagkamali. Kung tayo minsan, mga minamahal ko, ay minsan ay pinagbigyan natin ng sanlibutan, mga minamahal, sabi ng malapay noon, huwag nating hayaan na tayo lagi na lang nadaig ng kaaway. Tayo manumbalik sa Kanya upang higit, mga minamahal, upang makamtan natin ang tunay na pagpapatawad ng malapay noon. Praise God. Dito po tayo sa Book of Isaiah, chapter 55, verse 7. The book of Isaiah, chapter 55, verse 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. Amen. Mula sa aklat ng Isaiah, kabanatang 55, talatang 7. Lisanin masama ang kanyang lakad at ang liko ng kanyang mga pag-iisip. Manumbalik siya sa Panginoon at kawan niya siya sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Amen. Amen. Praise God. Mapagpatawad ng sagana ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man, mga minamahal ko. Sabi rito, mga minamahal ko, nalisanin ang masama ang kanyang lakad at ang liko na kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia. Return unto the Lord and He will have mercy upon him and to our God, mga minamahal, sabi ng Biblia. And He will have mercy upon him and to our God for He will abundantly pardon, mga minamahal ko. Tatanggapin natin ang saganang pagpapatawad ng ating dakilang Diyos. Everyone say praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia, love not the world. Huwag natin ibigin ang sanlibutan. Ito po ang gawa ng kaaway. Ito ang kasalanan. Ang tinutukoy dito, mga minamahal ko, ang lahat ng uri ng kasalanan. Bilang mga tunay na anak ng Diyos, lisanin ang mga bagay nito at ibigin ang ating paglilingkod, ang ating malapay noon. Hallelujah. At kung meron mang pagkukulang, sabi ng Biblia, tayo manumbalik sa Kanya at ang mahalapay noon ay magpapatawad ng sagana, mga minamahal. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon, ang kanyang katapatan ay nanatili sa atin. Ama tayong maawit, mga minamahal. Sabi ng awiting ito, mga minamahal, nananatili kang tapat
Yes, Jesus.